Hello everyone, it's me again, Bern Tam, DIYTV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, gagawa tayo ng basic tutorial kung paano kung maglagay ng water nozzle sprayer o sprinkler dito sa Pajero 414 natin. Lalagyan natin yung radiator natin kasi dito sa Pilipinas, napakainit ngayon, panahon ng tag-init. So, ang gagawin natin dito, dito natin sasalpak, papakita namin sa inyo kung paano mong maglagay. DIY po ito, wala akong ganito sa ibang sasakyan, pero lalagyan po natin. Para sa ganun, makakatulong yun sa pagpapalamig ng makina at ang radiator natin. Huwag natin tuloy yung video. Shoutout muna natin, Anders Vlog. Pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. At syempre, kasama natin, ang Hilo El Diponso at si Madam Cherry. Madam! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers dyan at sa mga single parent. Yun. Ganyan po guys sa lahat ng mga mothers, ang mga mothers natin, grandmothers natin at sa mga single parent na kayang-kaya nilang buhayin yung mga anak nila kahit walang partner. Okay? So ayan, dito na tayo. Masyadong tayong madrama. So ayan mga ka-DIY, meron tayong order dito ng parcel from Lazada. So ayan, ito yung sprayer o yung nozzle. Ibang klase po ito, doon sa unang naikabit natin para naman sa condenser yung kinabit natin. Ito naman para sa radiator. Ayan. Ito yung hose na gagamitin natin. So ito po yung unang kinabit natin mga ka-DIY at ito po yung nozzle na ginamit natin. Pero sa radiator, ito po yung gagamitin natin, nasa 500. Ito lang po, nozzle lang po ito, wala pong shipping. Ito more or less nasa 1-2, kasama na po yung mga nozzle din niya. So ito yung kagabit natin, lugtong lang natin to. Ito yung mga kinabit natin na uno. Ang inisprehan po niyan, dito mismo sa condenser ng aircon. Dito naman lalagay natin sa radiator naman. So, kaya natin binaklas niyan. Okay? So, ang paglalagay niyan mga ka-DIY, putul-putulin lang. So, ayan mga ka-DIY, pinutulan na po natin yung hose, yung tamang-tama dito sa may radiator. Tapos, pinuputulan natin yung dito naman. So, ang gagawin natin dito, pwede nyo lagyan ng teflon to, or kahit hindi na, pasok nyo lang, hindiin nyo, tapos, putulan din natin dito. Tapos yung dulo nito, ilagyan natin ng tourniquets para hindi lumabas yung tubig. Make sure na naka-seal po yan. Tapos, dito na lang natin papadaan. Yan, ganyan po yung sura nito. Kaya babaw na lang natin. Putulan din natin dito. Medyo madilim na ho. Umbertay na tayo. Yan. Para yung daan niya papunta sa may condenser at dito sa radiator. Tapos dito rin yung isa. Yun. So, ganyan po yan. T-connector po ang tawag dyan. Okay? Ngayon, dito naman tayo magpuputol. Ako saan? So, dito, tatapat natin. Tibol tayo mga nandun. Putulan natin dito. So yan, dito na natin ipipesto to. Putulan na natin dito. Ito mga ka-DIY. Yan, tsura niya. Okay, tapos itong isa naman dito rin. Huwag natin ilalagay yung ano. Ito yung nozzle niya, yung sprinklers. Papasok din natin to. Yan. Ganyan siya nakapwesto. Okay naman, puputulan din natin dito. Kahit ilang gusto mo, pare dito din. Kahit lima kasi ito. 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng lima o 10 kung gusto mo. Mas madami, okay lang. Tsura niyan, i-ano mo muna, tapat-tapat mo muna, tsaka mo puputulan yun. Pos, parang nasa ganun, tama, may sakto mo. Bali, 6. 6. Kayo mamaya mga ka-DIY kung paano ko ano. Same process lang naman sa inyo. Oo. Sige. DIY, last but not the least. Tulan na natin. O, lumapit tuloy si ano, Lacey. Kala, last but not the least. Sabi ko. Tapos, itong isa, medyo humaba. So, puputulan natin na maayos para mas masinop. Tama? Tama. Pasok na natin itong sprinkler niya. Tapat na tapat na.
ng post dito. Sakto lang natin to dito. Para nakatago, di ba? Yan. Ito kasi yung huli, dapat babaraduhan natin to para hindi na lumabas yung tubig. Tapos dito, pwede ka na naman maglagay, magdugtong. Yan. Ganyan yung tsura niyan. I-testing natin mga ka-DIY. So yung mga ka-DIY, testing po natin itong ginawa natin na radiator nozzle sprayer. Sige, testing. Yun. O, diba? O, yun. Kita ba? Sige, steady. Yan. Ganyan po siya mga ka-DIY. So yan, babasain po niya yan. Tapos pwede mong ano to, yung mas malakas, ikutin lang natin to, may adjustment po yan. Diba? Yan o. No? Importante hindi lumalabas dito mga ka-DIY. So okay na po siya. Yan, babasain nyo na yung radiator. Nakabit na lang natin. Nakabit na lang po natin. Ang ano nito, purpose nito, para tulungan nyo na mapalamig yung radiator natin. Para hindi mahirapan mag-overheat yung makina kasi sa gawa ng init. Nilagay po natin to dito mismo sa water reservoir ng wiper sprayer natin. Ito. Yung motor nito, yun ang ginamit natin. Pero yung wiper ng motor ng wiper, tinanggal muna natin sa akin para hindi gumana o hindi gumalaw yung wiper. So, yung motor nito, yung reservoir tank, yun, dito tayo kumukuha ng tubig. So, ito yan. Sumasabay dito sa may, ano? Fan. Yes, dito sa, para sa condenser natin na ginawa natin na una. Yan. So, nakabypass lang po siya dito. So, yan po yung sinusuportahan niya. Ngayon, pagka maulan na, tanggalin lang natin to. Nandito lang naman siya. Kapit ako. Yan. Ito, naka, ano lang dito, nakadugtong. Tatanggalin ko lang yan, tapos ibabalik ko na dito. Yung hose, itong hose na to. Okay, ganun lang po yan. Pagkaganahin ko lang naman to pag tag-init. Okay, so ngayon, mainit pa masyadong panahon, kaya nilagyan ko siya ng ganyan. Pwede nyo gayahin, pwede rin hindi. Okay, ito, mas makakatulong to para mapalamig nyo yung makina agad, hindi mag-iwas overheat, kahit mag-long ride kayo. Tapos, mas mapalamig nyo yung aircon. Okay, so yan, testing natin ulit. Last testing. Yun, oh. Hanggang dyan, oh, pagkita mo, ilawan mo. O, diba? Lakas. Dito, mas magkikita. No, yun, oh, lakas, oh, basang-basa na ngayon. Okay na? So, pipix na natin. So, ayan mga ka-DIY, sa process na to, ang ginagawa naman natin ay nilalagyan na natin ng cable tie. Tapos, puputulan na natin mamaya. Okay? Para mas masinop. So, ganyan po yung itsura niyan. Mula dito, ayun. Hmm. Di ba? Diskarte yung Pinoy. Yan, basang-basa yung radiator. Oh. Okay. Tapos putulan na natin. Ito yung pinakahuli. Kaya puputulan na natin para pogi na. Ayun. Kasi na kayo sa kamay. Nag-order ako ng noodles. Itong nozzle na to, nasa 700. Nozzle lang po, hindi pa po kasama yung hose. Nasa 700 po yan. I-share ko na lang po yung link sa description below. Okay, so ang gagawin natin, dito natin lalagay sa loob ng machine. Yan, tatali na lang natin din ng cable tie. Ipipwesto na lang natin ng paganyan. Nakatutok doon. Okay? Yan. Standby kayo, gagawin muna namin. Eh mga ka-DIY, puputulin na natin itong mga cable tie. Dito na po natin nilagay sa loob mismo. Sa mailalim. Kasi pumapangga yung plastic, yung cover dito. Yan. Testing natin ulit. Patesting ang sa nilo. Yan. Yes, steady. Yun. Yan o. No? Nakatutok siya. Lahat yan. Anim yan, di ba? Sige, steady. Yan. Ganyan ho. Ganito ang itsura niya, mga ka-DIY. Yan, ganyan yung itsura niya. Pagka daming tubig. Basang-basa na yan. Hindi lang masyadong kita niya kasi nakatutok. Okay. Pero pwede na mag-i-adjust yung nozzle niya. So, kung kumapangga pa rin.
Yan. So, okay na. Wala nang problema. Tamang-tama na. Ganyan yung sura niya ng mga kadewa. So, kala mo wala. Nakatago para masino. Pero nandyan sa loob. Diba? Kita ba? Yun. So, ganun lang po ang discarded niya mga kadewa. Hindi ko na po ipapagkita kung paano ko ibalik dito. Tinanggal din namin kasi yung intercooler. May ginagawa rin ho kasi kami dito. Papalitan namin ng fan. Yan, gagawin pa namin ito. Babalik natin itong thermostat. Saka itong thermostat housing pinaaraw namin. Tapos ito, papalitan natin ng ano. Yan, papalitan natin ng fan. Kasi sira na yung fan yan. Okay, so marami kayong matututunan. Abang-abang lang. So dito muna tayo. Hoping naman natutunan ulit kayo sa vlog content natin sa ngayon. Kung paano ko maglagay ng radiator, nozzle sprayer, or sprinkler. Yan, sundan nyo lang po yung proseso. Ingat lang po kayo sa pag-DIY. Yan dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dito sa HPT, sharing is... caring! Yan, maraming salamat. Tugatulog din ang glory in burn time. Sa inyo.